Yo, what's up mga mga sir? Sa kanina nga video no, atong battle karon na ato dahil islutan diri ang about sa to ang syempre about mo sa sakyanan. Ang atong islutan is about sa kanang pag-renew sa to sakyanan. Kung cross ato dapat mo renew, kung saan nga buwan, unsa na ang balance plate, no? Eh, mamani importante ang balance plate kay ito itong islutan karon based sa to ang experience no. Sa akong experience, naka-experience sa taan eh. So, kaya ato siyang i-discuss ninyo o ihatag na ko ninyo ang idea para kung kamupuhon, puhon-puhon man, kung di pa man karon, mupal kong sakyanan, brand new man na, second hand man na, or sa motor, di ba? Motor, brand new. Siyempre, naman ay registration, di ba? Dapat man tamo mo comply sa kanang mandatory sa LTO nga ato pa-register ko ang mga sakyanan. So, kini siya, importante ni nato nga mahibawaan kung oras ata dapat or oras ang ma-expired ato ang registration. Kaya kung wakay registration, madakpan na ta, kung madakpan ta ng wakay registration, syempre ma-impound ato ang sakyanan. So, kini diri nga video, kung interesado ka nino, ato nisgutan, tangata mo idea, kung unsa na ang balance plate, o niya, kung oras ata dapat mag-renew sa ato ang kanang mga sakyanan. No? So, dito tayo matugay, pato na ni Sultan. In 1, 2, 3, let's go! Okay, so mga na ito no? Katagalan na mo ka ng introduction kung unsa ato ang topic sa kininga video no. So first, balance plate. Karos ana to i-renew ato ang sakyanan. So siguro kahibaw na tanan natin idea kung mag-renew tayo sakyanan ato yun unahong tanawon or at mag-base ta sa ato ang plate number, di ba? Sa ato ang last digit sa ato ang plate number. For example, ang imuhang last number sa imuhang plate number is 1. Example lang niya, 1. So, ang kanang 1, it means na January na siya. So, ato siya i-base sa month, no? Kung 1 siya, syempre, unsa may first nga month sa primerong buwan sa tuig, so January. So, 1, so more siya January. So, it means na ang imuhang sakyanan, dapat marinyo siya o January. Pero, naitin din siya sad, nga kini siya ng example na ato rin siyang kuha ang example sa kanang mga brand new sakyanan no. Siyempre kahibaw ta kung brand new or kanang siyempre lahat niya uban nga ato mga boss diri nga first time nga why idea ba kung kung saan sila mag-renew sukat pagkuha sa ilang sakyanan especially kung brand new na may uban din nga mata na brand new gani siya next year mag-renew na ba sila. So kung brand new gani 3 years yun na siya ang free registration nga gihatag na to sa LTO or ihatag na to sa dealer no sa 2A. Kung nakabay kag brand new nga sakyanan, 3 years na siya ang registration sa sakyanan. Basta gikan brand new. 3 years na siya ang registration sa sakyanan, gikan pagkuha sa 2A ang sakyanan no, sa 2A kung asa tanga dealer no. Sa motor, di ko sure ko ang sa motor 3 years pa na pero murag 1 year ang siguro sa motor. No, so kat pagpalit ko sa mo ang sakyan na murag 1 year, di ko sure. Na ako lang hibawaan nga sure ko nga ang sakyanan, ang 4 wheels pag nagpalit ko brand new nga sakyanan, 3 years na siya before after kamo 3 years na siya after kamo renew. So, ihatag 3 years so kat pagpalit mo sa sakyanan, usa ka mo renew sa imuhang registration kay free naman na siya sa kanang dealership ang kanang 3 years nga registration sa LTO. So muna, like for example na kapalit ko sa kyanan nga ang saron na atong tag 19 no 19 ito sa 19 model kani palit o brand new sa kyanan, so mag-ihap ka og 3 years para after 3 years expired na ang imuhang registration. So 19, so 20, 21, 22, so karon 22 ma-expire na yung mga registration. So, imo sa na siya i-check kung karos ka kung saan ka man ma-expire ang mga registration. So, tanahin mo sa imuhang OR na siya sa imuhang papel na giunitan OR nga kung karos ka siya first karos ka ang iyahang first registration no. Based on my experience nga kanang siguro
kung gikan brand nyo siguro or gikan brand nyo si Kenan, hindi siya magtugma ang iyang OR sa iyang first registration o sa iyang plate number, di ba? So, ako, ngayon naman ko nga, ang atong basihan sa pag-renew, ang iyang last digit sa iyang plate number. So, naghata ko example, di ba? So, para makuha ninyo ang, hindi mo maglibo ba? So, ato yung butang example, itong ako galing na example nga January, ang iyong last digit sa iyong plate number is January, it means 1, niya ang muhang OR kay kuan na first siya og registered kay atributan og June, so 6 no, so June, so atributan og June, so 6 no, so ang kanang June it means 6 na siya, 6 2019, so ang imong plate number is 1, so dili siya magtugma, di ba? Nakuha ninyo 1 ang imong plate number, ang imong OR is na-register siya kay pagka June. So maglipog ka. Asa man nimo ang imong unahong pagtan-aw, di ba? Syempre, kita mo ta idea at kita magbase sa kana OR na to, di ba? Kung asa siya na expire. So tara to, June dapat ka mag-renew, so mo-renew ang June. So dapat unta ang kuana na para dili ka madubli og gasto, dili ka makagasto og dubli, no? Dili ka makagasto og emission, di ka makagasto ka ng plastic sale, di ka makagasto insurance, ang bata na muna gitawag niya o balance plate. So, diha mo suot ang balance plate. Unsa man ang balance plate? Ang kanang balance plate, muna siya ang muna tagaan ka o extension sa imuhang registration sa LTO nga para mo extend na imuhang alba, imuhang registrations to next year. Para next year, matugma na siya sa imuhang plate number nga 1. So, dapat, karang extension sa kanang LTO nga instead nga mo-renew ka ni karon June, next year na ka, 2023, mo-renew, dili na June, kung dili, January na. So, tugma na sa imuhang plate number, so nga 1. So, siguro kung naman mga pangutan na, kung naglibog mo, comment lang mo sa to ang comment section para tumagon na lang ito, no? So, ang ito na ito, ipadayon. So, namin kayo ba na na-experience na din ako sa una or before ang nag-base ko sa kanang OR ba? So, ma-expire na niya ito ang OR, no? So, nagpa-renew ta. Siyempre, ang standard yun sa pag-renew sa kyanan, ang first nga, usa sa mga requirements is magpa-emission testa, patag insurance, magpa-stencil, so muna. So, ato na siyang buhaton before ta mag-ato sa kanang LTO. So, it means, ang kibuhat na ito is nagpa-kuhan ako, ako na nagibuhat na, nagpa-renew na ako, nagpa-emission ako, nagpuhan ako insurance, nagpuhan ako, nagpa-stencil ako. So, nag-gastong tag mga, it means, patag mga 1,000 kapi na apply sa insurance. So, pagkabot sa LTO, maaanaan lang ang kanang LTO nga, kung andre siya, kanang dili pa siya renew no, next year pa niya siya, kay i-balance plate rin siya. So, siyempre, maratang siya balance plate. Siyempre, sa mga first timer, no, wag yung idea kung siya balance plate. Lumana na siya balance plate. So, muna na siya musuod dito nga, tagaan extension sa LTO o next year, mura extension ba sa imuhang registration na next year na ka mag-renew. So, muta na ta, free ra ba na siya, sir, na siya bayad. Ang balance plate, nasa na siya bayad. So, mostly, ang bayad na ng balance plate is 1,200. So, pero mas makasave ya kung ka kaysa mag-renew ka. Di ba? Mag-renew ta. Ang balance plate maana, mga depende sa ano, sakyanan. Siguro, mga pinakagamay siguro kung sakyanan niya kagamay, mga 3,000 to 4,000. So, instead nga, mabayad ka 3,000 to 4,000, makasave ka kay mag-bayad ka 1,200. Di ba? So, muna siya ay balance plate. So, di ka maproblema kaya mga ka expire naman niya ko ang registration, pero gitagaan mga extension sa kanang LTO. So, tagaan ka nila receipt ana, nga nibayad ka kwento. So, muna na siya mo i-attach inig ka next year, January po hon, nga mag-renew ka sa mga registration. So, what a penalty, no? So, same lang po ni mga mabayaran, kung mag-renew ka, why penalty? Bisan o, kaya naman kayo resibo ito. So, kailangan sa nang katong resibo sa imuhang balance plate, imo tong taguan kay mo toy proof nga nibayad ka og balance plate nga nibayad ka sa extension sa imuhang kanang sa registration nimo. No, ay nagwala ang imuhang resibo sa kanang balance plate kay
muna i-attach na siya, i-renew ni mo next year. So, mato, no, mga tanataon sa ano, no, pagpa-balance plate, no? Kung karoon nga, nakita ka sa itong video niya, tala ko si mo ang OCR, brand new mo sa kinan, 3 years na, ma-expire ka ron, naano mo si mo ha, plate number, o mga OR, dili siya tugma. So, yung mga buhato na na, at ito lang ka sa LTO, pinaka-dual na LTO, asa mga LTO, ano lang ka, photocopy si mo ha, OCR, niya, mato ka sa LTO, imurari hatag ang imuhang OCR to sa cashier, niya ang cashier mo, computer na siya, computer niya, pero mostly, 1-2 na lang bayan. So, mana, 1-2, bayan ka 1-2, niya ang kuan, ang cashier mo, isure sa na siya o resibo, nga 1-2, so, mawala siya. At ang resibo ni mong balance plate, mara tayo mo i-attach sa imuhang anang OCR, in-agreeing nyo mo next year, so, di nakadakpo na nasa LTO. So, muna siya, no, hopefully nga untang nakakuha mo og idea sa ato ang video karon, no. Kung na may mga naglibog mo about sa balance plate, kung unsaon ba moro to, comment down below lang sa ato ang comment section niya, kay ato na tabago no, kung kutob sa ato mahimo, kung natay mahibaw-an sa inyong mga pangutana, na ato ra na siyang tubagon. So kung nangita kag mga sakyan na niya nga mga second hand lang, ato gyud pamaldiyas at second hand cars man, yung mga available dito, mga brand good as brand new niya itong mga sakyan, ano, atay sedan, pickup, SUV, mga van, ano, available na dito, no. So naa dito mga naka-post ni sa tuang page nga Anma Auto Trading, naa dito mga sakyan ang pagmaligya na to, mga good as brand new, kung di pa ka ganahan palit o brand new or kuwang pa imong kwartas pagpalit og brand new, so mangita kang mga scanhan, mga budget card, naarta nito naka-post niya kanang mudawat sa taog financing. Unsa man ang financing? Ang financing mura siya ang kanang mahog magpa-finance ba? Atong kwarta is gamay lang, sakto lang mga pang-dip, pang-down payment, no? Mo cater ta na mudawat sa taog financing outside Cebu, Luzon, Visayas, Mindanao, bisag wa ka diri sa Cebu. Mo cater na tao financing, no? To ang process financing is dali lang, mga siguro pinakadu kayo 1 week kung ang muhang kung naka sa outside Cebu lang, ano? Kung naka sa Cebu 3 days siguro kung makasubmit eh kag mga requirements mo after 3 days nanatay approval na. So kung naka sa outside Cebu sa naka sa Mindanao or Visayas pero naka sa Leyte or somewhere din sa di ka taga Cebu, makaprocess tao ka ng financing through online ra sad, no. So wala kay hassle na pwede ra mo apply financing sa online. Kung wala ka mo ari Cebu para ma-check mong unit, i-check mong unit nya pwede ka mo sign og contact dito sa inyong lugar kung asa ka nga lugar nya kung di ka lugar mo ari sa Cebu para magbuwa sa pwede sa ti padala ang unit mo imo na sa Batong kung asa ka nga lugar. So mara na, no, simple ra kayo ato pag-apply sa financing, no, na ra tay mga required na requirements nya. Regarding sa itong requirements, kung may mga bautan na about sa mga requirements, comment down below sa ito ang comment section para ma-send ako ninyo ang mga requirements nga kung sa mga kinlanon ba sa ito ang financing, no. So, mga ito mga mga sir, no, ang hinauta nga namoy nakuha sa ito ang video karo, no, namoy mga medyo nakuha ang idea ba. Bisang gumay lang na, pero at least, nakukainigtabang na ito, no. Sa, labi na sa mga first-timer, ito first time na ito nga Mourinho, first time itang mag-balit o sakyanan, at least na may idea kung cross up i-renew ang ato ang mga sakyanan para avoid ta sa mga violation, avoid ta sa kanang dakpan ta kay mahal pa kayang bayad sa kanang madakpan, ano, ya gawas nga mabayad ta may impound mo ito sa sakyanan, so iwas hassle ba. So muna to mga mga sir, no, kung na may mga pangutana ako na to, comment down below lang mo nya ay mo kalimot like sa ito ang page Anma Auto Trading. Kung niya, asa mo kalim kung subscribe sa ito ang channel niya, ikini, i-click ninyo ang notification bell para updated mo sa mga video na ito ipagawas, no, about sa mga sakyanan, regarding sa sakyanan, no. So, muna ito mga mga sir, thank you so much. Hopefully, kining atong video karon na makatabang ninyo, no, karon or sa future, makatabang ninyo. Hantong tasad sa sulat itong palakita mga mga sir. See you next time. Adios, see ya, bye-bye.